sir! Namiss niyo ba ako? Kasi ako namiss ko kayo! Yes! So, for today's video, paparangalan natin yung mga bashers ko dyan. Yes, acknowledge naman natin sila. Thank you so much, mga madam sir, sa pagpapakalat ng mga old pictures ko. Yes! Akala niyo ba? Masasaktan ako or mabubisit ako or magdadamdam ako or kahit ano na inaisip mo niyo na mararamdaman ko, okay? Kasi una-una sa lahat, hindi ko po itinago na nagpagawa ako ng ilong. Yes. And for your information, ang nagbago lang naman sa mukha ko ay yung ilong ko at saka nagpa-denture ako. Yes. Hindi ko pa naman napapaayos yung pisngi ko, yung lips ko, yung mata ko. Susunod na yan. Kaya lang, paano yan? Kapag talagang perfect na retokada na ako. Di ba? Baka magpakamatay na kayong lahat, mga bashers. Di ba? Pero okay na to. Sapat na to sa akin. Okay na yan. Yan. Hindi ko kailangan maging maganda sa paningin ninyo. Okay? So, thank you nga pala sa mga nagpasikat ng mga pictures ko na to. Ayan. Ang paborito niyong larawan ko. Di ba? Syalang-syala ang madam niyo. Walang makeup-makeup. Di ba? Nakakapagpa-picture kahit walang makeup. Kasi proud ako dyan na tanggap ako ng mga mamahaling bulaklak. Eh, kayo mga bashers, nabibigyan ba kayo ng mga bulaklak na ganyan kagaganda? Baka binibigyan lang kayo mga jowa niyo, mga bulaklak pang patay. Di ba? Kaya inggit na inggit kayo. Kaya kinrap niyo na lang yung pangit kong pagmumukha. At hindi niyo sinama yung magandang bulaklak na kasama ko sa picture. Di ba? So, sino nagpakalat ng picture ko? Aber! Diyos ko, ah, si ano nga pala, si Albinong Balyena! Yes! Si Mrs. Kafir! Yes! Mapagpanggap na Muslim! Mapagpanggap na Kristiyano ang hampas lupa! Nakaabaya ka para ano, i-follow ka ng mga Muslim. Tapos, sasabihin mo, Bible, ganyan, Christian ka para i-follow ka ng mga Christian. Ano be? Ha? Desperada? Desperada na makahagot ang mga followers. Kaya kung ano-ano na lang ang gagawin mo sa sarili mong baboy ka, ha? Ano nga ang sabi nung ano, nung nag-comment sa'yo? Tama naman yun, di ba? Kung ano ka, panindigan mo, wag kang magpapanggap, wag kang magtatago sa isang kasuotan ng mga Muslim na hindi ka naman Muslim, although wala naman nagbabawal na magsuot ka ng abaya. Di ba? Wala nagbabawal na magsuot ka ng abaya kahit anong religion ka pa. Pero, minimislead mo yung mga tao. Yes, akala ko nga nung una Muslim kang hampas lupa ka. Diyos ko. Diba? Tapos parang, ano sabi niya? Ano sabi nung ano nag-comment sa'yo na dapat magsuot ka ng spaghetti? Ay naku dahi, wag mong gagawin. Ay Diyos ko Lord, tingnan mo ang putang inang itsura mo. Yung katawan mong dambuhana. Ganyan ka kalaki, ganyan o, oh, ganyan ka. Ganyan ka kalaki, tapos mag-spaghetti ka. Ano magiging itsura mo nun? Ah, parang kang whale shark na nag-bra. Oo, gago. Diyos ko, ang dami-dami mong hanas sa buhay. Yes, Albinong Balyena, ipagkalat mo pa sa social media yung dati kong larawan. Wala akong pake. Alam mo kung bakit? Nakapublic yan sa Facebook ko. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ako nahihiya kung anong itsura ko noon. Yes. At saka isa pa ha, ito is for your information. Kasi balita ko, pinagkakalat mo rin na iniwanan ako. Mali. Delete. From the top. Pinagkakalat mo din na iniwan ko yung asawa kong Pinoy noon para ipagpalit sa afam. Fake news ka! Hampas lupang balyenang albino! Yes! Diyan ka lang ba magaling? Yung makisawsaw sa issue, maghanap ng issue, mag-fake news para ano, makuway mo yung ano, attention ng mga bashers. Ha? Bashers ni Madam Hampas Lupa at ng Bobber. Ha? Eto ha, katotohanan lang. Mamatay na ang sinungaling. Okay? Iniwan ko yung Pinoy kong asawa kasi tamad siya. Okay? Hindi tayo mabubuhay ng pagmamahal lang. Hindi tayo mabubuhay ng kumakain lang tayo ng 3 times a day. Maraming pangangailangan na dapat i-provide. Okay? Hindi pwedeng ako lang ang may pangarap. Naintindihan mo, Albinong Balyena? Ha? Naintindihan mo? Hindi pwedeng babae lang ang may pangarap. Okay? Kaya I decided na maghiwalay kaming dalawa. At for your information, annulled na ako, okay? O isipin mong bobo ka ha, kung ilang taon ang process ng annulment, okay, bago ako nag-asawa. Ay, hindi pa lang ako napag-asawa eh. Engaged pa lang ako last year, okay? So mag-asawa pa lang ako. Tapos iniwan ko yung asawa ko 2016 at na-annulled yung marriage namin 2018. Yes. So, kaya ikaw ha, Albinong Hampas Lupa,
lahat ng chismes, siguraduhin mong may katotohanan. Okay? Ha? Ay, wag mong idadamay-damay dito yung ano ko, yung afang ko. Dahil kahit banggitin yung pangalan niya, wala kang karapatan. Yes. Wala kang karapatan dahil yung pangalan niya, Diyos ko, nasa gilid ni Jesus Christ. Samantalang ang pangalan mo, nasa gilid ni Satanas. Yes. Kaya wag mong babanggitin dito ang afang ko, ha? Ang ina mo, kung nandito ko lang sa Pilipinas, Diyos ko, sinasabi ko sa'yo, ano, punta ka dito. Ano, swear tayo. Masyado ka, madam. Yes. Madam Albinong Balyena. Huwag ka masyadong mapagtanggap. Bitay ka, Albinong Balyena, ha? Kaya naka-hijab, kahit na hindi ka naman Muslim na sinasabi mo, kasi paraan mo yan para maitago yung kapangitan mo. Di ba? Kaya pala naka-abaya para maitago niya yung katabaan niya. Diyos ko Lord, hindi ko pinipintasan lahat ng mga matataba. Kasi maraming mataba na maganda. Bagay sa kanila yung maging mataba. Yes, di ba? At saka proud sila. Kahit na naka swimsuit sila, na mataba sila, maganda sila tingnan. Eh ikaw, kaya ka nagtatago sa abaya kasi alam mo sa sarili mo, kahit naka-jeans ka na, kahit naka-t-shirt ka na, ang pangit pa rin ang katawan mong hampas lupa ka. Nagtatago sa abaya, Diyos ko Lord. Hindi naman pala Muslim. Nabudol ako doon. Nabudol ka, girl. Diba? Huwag kang manggamit ng ibang tao kung gusto mong magpasikat sa mga followers mo. Gawa-gawa ng sariling identity, diba? Gumawa ka ng sarili mong content na tatatak sa utak ng mga tao para i-follow ka nila. Diba? Para magustuhan ka nila, diba? Huwag yung basta na lang kung saan may trending, yun ang bubuntutan mo. Para lang magkaroon ka ng views. Diyos ko, ganyan ka kaburita, ha? Masyado kang ano, gahaman sa mga views. Kaya kahit sino na lang, papatulan mo. Kahit sino na lang, iko-content mo. Kaya lang, hindi lahat ng kinontent mo, pinabayaan ka. Yes, kasi sa akin, alam mo, Albinong Balyena, hindi kita uurungan. Pagkalat mo pa, marami pa akong picture, scroll ka lang. Mas marami pa akong picture doon na mas pangit pa. Yes, oo. Diba? Aba! Aba, aba, aba. You never fail to amaze me by proving the definition of this two. Yung walang laman, to kakarampot, katiting, na mahina ang kukuti at saksakan pa ng dumi ang bibig. You are one shallow girl. At murahin mo man ako mula ulo hanggang paa. Pintasan mo man ang buo kong pagkatao. Sabi mo nga, di ba, na mataba ako at albinong balyena na mukhang baboy. Pero alam mo ba, madam, ha, na mas malaki pa yung braso mo sa akin, ha? At kahit anong sabihin mo, sabi nila, mas maganda pa rin ako at hamak na may utak sa iyo. Tawawang nila lang. Let me make this clear, madam, ha. Kahit kailan, never akong naging desperate for followers or views. I just love what I'm doing. I love spilling my thoughts out and sharing my opinions to others. Actually, I never expected to have this huge followers already. And I would like to take this opportunity to thank all of you for your continuous support. One more thing. Ha, I never pretended to be a Muslim. Kaya nga sinabi ko from the very beginning na I am still a Christian. I am wearing a veil because I am here in a Muslim country. And to show respect to my husband. Muslims are following me not because of this piece of cloth on my head. And Christians are following me either not just because of my religion too. You know, madam, people are following me because they love or hate what I'm talking about. Sometimes I am funny too. But most of the time, I am sharing awareness and imparting knowledge to these people who watch me. And I think that's the main reasons why they're following me. At saka shout out dun sa mga bashers ko dyan, ang mga nagsasabi nagparito kay ako. Diyos ko Lord! Nasa vlog ko yan, mga madam sir. Okay? So, kung inaakala nyo tinago ko yan, kawawa naman kayo. Wala kayong alam. Bobo kasi kayo. Di ba? Bobo kayo. Kung mga pagsalita kayo sa mga retokada,
Diyos ko, yung mga magaganda nga, nagpaparetoke pa, maganda ng ilong, nagpapagawa pa ng ilong, di ba? Maganda ng mukha, nagpapagawa pa ng kung ano-ano sa mukha nila, di ba? Alam niyo kung bakit? Kasi may pera. May pera kami, may pera sila. Kayo, hanggang hanas na lang kayo kasi wala kayong pera. Ngayon, kung naiinggit kayo, maghanap buhay kayo para magkaroon kayo ng pera, para meron din kayo ipagawa sa mga mukha nyo. Kesa yung bash kayo ng bash ng mga nagparetoke, yung pala, naiinggit lang kayo sa amin. Going back to you, madam, ha? And by the way, we don't really care kung maging affected ka or hindi sa paglabas ng kinalimutan mong ganda. We just wanted to remind you na masyado ko na naging mapanghamak sa kapwa mo. Personally, hindi ako galit or I have nothing against sa mga tao nagparecope. Because that's their life and that's their right. Sino ba naman ang ayaw mag-glow up, diba? Nag-react yung mga tao sa'yo not because you've gone under the knife. Kahit ano pang pina-overhaul mo dyan sa mukha mo or sa katawan mo, we don't really give a shit about it. Hindi ka rin kaingit-ingit kung yan ang akala mo. Pinagmamalaki mo yung ilong mo na may kwelyo. Na may kwelyo daw, sabi ng isang komentor, ha? May nabasa pa ako na pwede ka daw maging mascot ng Chicago Bulls. Madam, since marami kang pera, ha, ipareconstruct mo yan. Isabay mo na yung ugali mo. Para it's a new you talaga. Anyway, for your information lang, ha, maraming tumawa at nagalit sa'yo hindi dahil nagparetoke ka. Uish, grabe ka makabubuoy, pero ikaw tong numero uno. Madam, pinagtawanan ka at nagalit sila sa'yo kasi pangit ka rin pala. Tapos sobra kang makapintas. Yung descriptions at mga sinabi mo kay Kuya Bagger na pangit na yung ugali at sobrang pangit pa ng mukha. Ay, ikaw pala yun, madam. You're perfectly describing yourself. Asa na ba si Kuya Bagger? Kuya Bagger! Kuya Bagger! Kung mapapanood mo to ngayon, ha? Kontakin mo ako, please. At tutulungan kitang mag-file ng kaso dito kay Madam Hampas Upa. Nako, Madam, pag ikaw nagkakaso ka, hindi ka na makakatungtong sa Amerika kahit afam pa yung maging asawa mo. Sa fiancé visa pa lang, madedenay ka na. Sigurado ba ko doon? Kaya, huwag ka masyadong mayabang, Madam, kasi pag lumagapak ka, iiyak ka talaga. Magka-cry ka, Madam. Cry Nalzar Nalzaro. Ay mga guys, o nga pala, kung sino ang nakakaalam ng tunay na pangalan nitong si Madam, ay ibigay niyo sa akin for future reference lang naman. Eto pa, I don't give a damn kung sino man yung kinakasama mo. Because that information didn't came from me. Baka naman isa sa mga kamag-anak mo or mga kakilala mo nagsabi sa akin nun. Pakit ko sa afam mo. Ako pa ang tatakutin mo. Pero if you dare me, ha, if you dare me, I will mention his full name in my next vlog. Text nyo nga sa akin yung pangalan ng afam nitong si Hampas Lupa at may special message ako sa kanya. Tapos itatag ko sa US Embassy, Manila. Kaya sa lahat ng mga bashers, bashers at mga vloggers na mga haters ko, feel free! Tag me unlimited! Bash me! Hate me! Bato nyo na lahat ng mga pangit na salita sa akin! I don't give a fuck! Okay? Wala akong pakialam sa inyo. Oosh! Meron ka pang nalalaman na I don't give a fuck sa mga bashers mo. Pero pinagre-report mo yung mga nag-share at nag-react ng negative sa video mo with Kuya Bagger. Pa-chill-chill ka pa, patawa-tawa ka pa kunwari, pero deep inside, sakit yan. Madam, ikaw ang magpakatotoo sa sarili mo. Kasi super, super, super ito kita ka. Guys, nako. Ikaw yung retokadang na-encounter ko na sobrang pintasera. Yung insecurities mo, grabe, to the highest level. And you really have that thick face and foul mouth to drag people down just because. Iba na yung itsura mo ngayon kesa noon. Diodosity. Pero madam, did you know what they call the halo effect? Yung kahit pangit yung isang tao, pero kung mabait siya, friendly, mapagkakatiwalaan, matalino, maunawain at maaasahan ay gumaganda siya.
sa paningin ng mga taong nakapaligid sa kanya. O kung ikaw naman ay maganda nga, pero bastos ka naman, balahura, pintasera, bungangera, sinungaling, hampas lupa, kahit gaano ka kaganda, pangit ka pa rin. Ikaw lang ang magiging gandang-ganda dyan sa sarili mo. Beauty is not about the face. Ito ay kung papaano mo dalhin at irepresenta yung sarili mo. Kung ano yung nasa puso mo. Yung attitude mo towards people. Kung ano yung words na lumalabas sa bibig mo every time you open your mouth. That is where real beauty is.